Malamang kaya ka nandito sa video na ito dahil gusto mong malaman kung meron nga bang tao na nagkaka-crush sa'yo. Pwes hindi ka nagkakamali ng video na napuntahan mo dahil dito sa video na ito, malalaman mo kung meron nga bang taong nagkaka-crush sa'yo base sa mga signs na maririnig mo. Para na rin magka-jowa ka na kung wala ka pang jowa, di ba? Okay, simulan na natin. Unang sign na may crush sa'yo ang isang tao. Ito ay kapag madalas kanyang i-text or i-chat. Sa panahon ngayon, parang hindi na yata uso yung text eh. Siguro, chat na lang. Madalas kang makaka-receive ng good morning kapag umaga. Madalas ka rin makaka-receive ng good night kapag matutulog na kayo. O kaya, madalas kanyang kinakamusta. Kasi ganun naman tayong mga tao eh. Kapag meron tayong nagugustuhan na isang tao, gusto natin na makausap siya. Gusto natin na makamusta siya, gusto natin na nakukuha yung atensyon niya. So kapag madalas kanyang i-text or i-chat, isa yan sa mga sign na may crush sa'yo ang isang tao. Pangalawang sign na may crush sa'yo ang isang tao, ito ay kapag madalas kanyang hinahanap. Pwede mo namang malaman yun sa ibang tao eh, kapag may mga taong nagsasabi sa'yo na madalas ka daw hinahanap ni ganito, madalas ka daw hinahanap ni ganyan. O kaya sa kanya mismo, kapag nagtatanong siya sa'yo kung nasaan ka nung siya ay kumakain sa kantin, nasaan ka nung siya ay nag-aaral sa library. Minsan nga malalaman mo sa parehong oras na hinahanap ka niya. Ito ay kapag hindi ka niya nakikita pero ikaw nasa likod lang naman niya. Pangatlong sign na may crush sa'yo ang isang tao. Ito ay kapag madalas siyang magbigay ng offer sa'yo. Kahit anong offer pa yan. Minsan tulong, minsan nag-o-offer siyang kumain kayo. Libre niya daw. Lalong-lalo na kung ang isang tao ay hindi madalas magbigay ng offer. Kaya kapag ang isang tao ay madalas magbigay ng offer sa'yo, gusto kanyang tulungan sa mga gawain mo, isa yan sa mga sign na may crush sa'yo ang isang tao. Bago tayo mag-proceed sa number 4 natin, alam nyo napakaraming signs na may gusto sa'yo ang isang tao o may crush sa'yo ang isang tao. Kaya kung iisa-isahin natin sila dito sa video na ito, ay baka di na matapos yung video na ito. 10 signs lang dahil sa tingin ko, base sa observation ko, ito yung pinakalantad. Okay, number 4 na tayo. Fourth sign na may gusto sa'yo ang isang tao o may crush sa'yo ang isang tao, ito ay kapag mabait siya sa'yo. Lalong-lalo na kapag kilala mo ang isang tao na masungit talaga. Pero kapag ikaw ang nakagawa ng kapalpakan sa kanya o kaya nakagawa ka ng pagkakamali sa kanya, napakabait niya sa'yo. Parang ang gaan-gaan ng loob niya sa'yo. Isa yan sa mga sign na may crush sa'yo ang isang tao. Madalas kanyang pinagbibigyan, madalas kanyang pinagpapasensyahan, madalas niyang sinasabi na, hindi, okay lang yan, natural lang yan, naiintindihan kita. Diba? Ang bait niya sa'yo, napakagaan ng loob niya sa'yo. Panglimang sign na may crush sa'yo ang isang tao, ito ay kapag napakabilis para sa'yo na patawanin siya. Kahit corny yung jokes mo, kahit hindi ka naman talaga magaling magpatawa, o kaya sabihin na nating magaling ka talagang magpatawa, pero sa oras na yon hindi masyadong nakakatawa yung joke mo, pero mapapansin mo sa kanya na suportado ka sa biro mong yun, isa yan sa mga sign na may crush sa'yo ang isang tao. Alam nyo kasi kapag ang isang tao gusto ka niyan, madali ka niyang maa-appreciate. Pang-anim na sign na may crush sa'yo ang isang tao, ito ay kapag sinasabi niya sa'yo ito indirectly. Halimbawa sa mga biruan nyo, sinasabi niya sa'yo na ang swerte siguro ng makakadate mo, ang swerte siguro ng magiging jowa mo, mga ganun-ganun. Bakit kasi hindi ka pa nagkakajowa? Malay mo, yung makakatuluyan mo nasa paligid lang pala. Di mo alam na nasa harapan mo lang pala yun, di ba? So in short, nagpaparinig siya. Kasi hindi naman magpaparinig ang isang tao sa'yo kung hindi ka niya gusto. Seventh sign na may crush sa'yo ang isang tao, ito ay kapag madalas kanyang purihin. Ang ibig ko sabihin dito ay mabilis siyang magbigay ng appraisal sa'yo. Yung bang na-appreciate kanya madalas, na-appreciate niya kung ano yung meron sa'yo, na-appreciate niya yung ginagawa mo. Lagi niyang sinasabi sa'yo na ang galing mo, ang husay mo, ang talino mo, ang gwapo mo, ang ganda mo. Kasi kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, kapag gusto ka ng isang tao, madali para sa kanya na ma-appreciate ka. Halimbawa pa nito ay kapag merong bago sa hairstyle mo, may bago sa pananamit mo, may bago sa pormahan mo, agad niyang napapansin yun at pupurihin ka niya sa bagay na yun.
8 sign na may crush sa'yo ang isang tao. Ito ay kapag madalas siyang nagpapapansin sa'yo. Madalas kanyang inaasar, madalas kanyang binubuli, madalas niyang kinukuha yung attention mo. At may experience ako dyan. Pero hindi ako yung crush. Ako yung may crush. Kasi ang experience ko dyan ay yung meron akong taong nagugustuhan. Pero meron ding mga taong madalas na magpapansin sa kanya, lagi siyang inaasar, lagi siyang binubuli. Siyempre, iningitian niya lang. Tapos, hindi ako makasingit. Mababalitaan ko na lang paglipas ng mga ilang araw, sila na. Sa bawat saglit, handang masaktan. So dahil doon, napagtanto ko na kapag madalas ka palang inaasar ng isang tao, isa yun sa mga sign na may gusto siya sa'yo. Kaya nga madalas tayong makarinig ng biro, di ba? Bakit lagi kang nagpapapansin sa akin? Lagi mo akong inaasar? Siguro may gusto ka sa akin, ano? Ganon kasi talaga yon. 9th sign na may crush sa'yo ang isang tao. Ito ay kapag napakabilis niyang mag-reply sa mga chat mo. Halimbawa, 1 second pa lang ang nakakalipas, meron na kagad siyang reply. Diba? Samantalang ikaw, parang lilipas pa yata ng mga 5 seconds, o minsan pa nga, 1 minute pa. Pero siya kapag nag-reply, mas mabilis pa yata sa 1 second. So kapag ganun nga, isa yan sa mga sign na may gusto siya sa'yo. Kasi isa sa mga dahilan kung bakit napakabilis niyang mag-reply. Ito ay halimbawa, napakarami niyang ka-chat, napakarami niyang kausap. Pero dahil nag-chat ka na, nag-text ka na sa kanya, ikaw na lang yung re-replyan yan. Kasi nga, crush ka niya eh. Pero kung ang pinag-uusapan nyo ay importanteng bagay, halimbawa related sa pag-aaral o related sa trabaho, natural lang talaga na mabilis kayong mag-chat o mabilis kayong mag-reply sa isa't isa. Pero kung ang pinag-uusapan nyo ay parang mga walang kakwenta-kwentang bagay lang, hindi naman sa walang kakwenta-kwenta, ang ibig kong sabihin dito ay yung nag-uusap kayo ng mga bagay na hindi naman kailangan pag-usapan pero pinag-uusapan nyo. Tapos ang bilis nyo pang mag-reply sa isa't isa. Or ang bilis niya pang mag-reply sa'yo. So isa yan sa mga sign na may gusto nga sa'yo ang isang tao. 10th sign na may gusto sa'yo ang isang tao o may crush sa'yo ang isang tao. Ito ay kapag interested siya sa mga ginagawa mo. Halimbawa, isa sa mga hobby mo ay ang pagtugtog ng mga instruments. Pagtugtog ng gitara. Siyempre dahil crush ka ng isang tao, lalapitan ka niya para magpaturo sa'yo kung paano tumugtog ng gitara. Isa pa sa halimbawa nito ay halimbawa, libangan mo ay ang pagsasayaw. Dahil nga crush ka ng isang tao, lalapit siya sa'yo para magpaturo ng steps. Kunyari mag-tiktok tayo. Akala mo banding lang, di mo alam dinidiskartehan ka na pala. Halimbawa, libangan mo pagbabasa ng mga libro. So dahil crush ka ng isang tao, magtatanong siya kung anong klase ng libro yung mga binabasa mo. Kukuha siya ng konting idea para makarelate siya kahit papaano. Napakaraming signs, di ba?